Magandang araw mga bata! Ako, si Binibining Emily, ang inyong guro sa Pilipino. Kumusta ka na? Handa ka na ba sa ating panibagong aralin? Magaling! Mga bata, tingnan nyo nga ang inyong mga kamay. Malinis ba ito? Kung hindi pa, kailangan maghugas muna kayo ng inyong mga kamay at mag-disinfect ng inyong mga gagamitin sa ating aralin gamit ang alcohol. Bakit nga ba kailangan nating maghugas ng ating mga kamay? Bakit kailangan nating siguraduhin palaging malinis ang ating mga kamay? Tama, upang makaiwas sa lumalaganap na sakit ngayon. Nakahanda na rin ba ang iyong ballpen at papel? Ngayon, kunin mo na ang mga ito para makapagsimula na tayo. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay yumuko at manalangin. O God Almighty, behold us thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent in our studies, that we may merit thy blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Module 1, pangalan gamitin mo. Magandang araw sa'yo! Ano pa ang hilig mong gawin? Alam kong mahilig kang manood ng TV, magbasa, mag-internet, maglaro, at gumuhit. Hindi mo man sabihin, alam kong mahilig ka rin magsalita, hindi ba? Tuwang-tuwa kang ikwento ang tungkol sa iyong sarili, at minsan, sa paborito mong palabas sa TV. Sa iyong pagsasalita, napapansin mo ba ang mga salitang ginagamit mong pantukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari? Nagagamit mo ba ng wasto ang mga pangalan? Huwag mag-alala, ito na ang ariling makatutulong sa iyo. Sa module na ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na mga kasanayan. Una, nagagamit ng wasto ang pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Ikalawa, nakasusulat ng talata tungkol sa sarili. Halika, simulan mo na. Basahin mo ang ulat ni Ana sa kanyang klase. Sa tulong ng mga larawan, isulat ang wastong pangalan na dapat gamitin sa bawat pangungusap. Ngayon ay bibigyan kita ng ilang minuto para basahin mabuti ang ating talata. Tapos ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Araw-araw, nagagamit mo ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Sige nga, tingnan natin. Basahin at sagutin mo. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Masaya ako. Ibinili na ako ng sapatos ng aking ina. Alin ang ngalan ng tao? Alin ang ngalan ng bagay? Nakita ko ang aso sa loob ng kulungan. Alin ang ngalan ng hayop? Alin ang ngalan ng lugar? Kaarawan ni Dr. Cruz, ang aking kapatid.
alin-alin ang ngalan ng tao? Alin ang ngalan ng pangyayari? Nasagutan mo na ba? Magaling! Hayan! Malinaw mo nang naaalala na pangalan ang tawag sa kanila. Halika, gamitin naman natin ang pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Basahin ang palitan ng text messages sa kanilang cellphone ng magkaklasing sina Razi at Cassie. Hello Razi! Grabe ang epekto ng COVID-19 sa ating bansa. Nalulungkot akong hindi tayo nagkikita. Oo nga Cassie, sabi ni Nanay, kailangan nating sumunod sa community quarantine na pinapatupad ng gobyerno para makaiwas sa pandemya. Tama, bawal lumabas ang mga bata at matatanda. Kaya bilang anak, susundin ko ang aking mga magulang. Matatagalan din ang pagbubukas ng klase. Gusto ko nang makita ang mga kaibigan kong sina Roxanne, Caitlin at JP. Pati ng paborito kong guro na si Binibining Emily. Ganon talaga kasi, kailangan nating magsakripisyo at manatili sa bahay para makaiwas sa sakit. Higit ang sakripisyo ng mga frontliner natin. Mahigpit ang kanilang pagbabantay na di kumalat ng COVID-19. Sino-sino ang mga frontliner natin? Sila ang mga nurse, doktor, barangay health workers, sundalo at mga pulis. Kahanga-hanga sila. Gusto ko rin maging frontliner. Tama, magiging isa akong doktor. Tatawagin akong Dr. Cassie Camille C. Namoro. Sa usapang text ni Nekasi at Razi, ano-ano ang kanilang pinag-usapan tungkol sa kanilang sarili? Nalulungkot si Cassie na hindi sila nagkikitang magkakaibigan. Bilang anak, susundin niya ang kanyang mga magulang. Sabi ng nanay ni Razi, upang makaiwas sa COVID-19, kailangang sumunod sa community quarantine. Gusto nang makita ni Cassie ang kanyang mga kaibigan na sina Roxanne, Caitlin at JP. Pati na ang paborito niyang guro na si Binibining Emily. Sa ibang tao sa paligid, kahanga-hanga ang mga frontliner na nagbabantay sa atin. Bawal lumabas ang mga bata at matatanda. Gustong maging doktor ni Kazi. Tatawagin siya bilang Dr. Namon. Ngayon, nagamit mo na ng lubos ang mga pangalan. Lagi mong tatandaan na ang pangalan ang tawag sa bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Sa pagsasalita, gumagamit tayo ng mga katawagan sa ngalan ng tao, kagaya ng papa, kuya, ate, lolo, tia, mommy, daddy, nanay, tatay at iba pa. Ngalan ng tao na makikita sa pamayanan. Pulis, guro, arkitekto, doktor, inhinyero, nurse, magsasaka, mangingisda, tindera, negosyante. Sa ngalan naman ng bagay, meron tayong bola, bisikleta, manika, sapatos at iba pa. Sa ngalan ng lugar ay meron tayong palengke, paaralan, bahay, simbahan. Sa ngalan naman ng pangyayari ay meron tayong kasal, pista, binyag, kaarawan, bagong taon, araw ng mga puso. Mag-relax at mag-crossword puzzle ka muna upang mabuo ang mga pangalang magagamit mo sa iyong pagsasalita tungkol sa sarili at iba pa. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Sagot na lang ang isusulat mo sa iyong papel.
Tapos ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Ano-ano ang pangalang ginamit sa bawat pangungusap? Isulat ito sa sagutang papel at sabihin kung ito ay pangalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Gamitin ang mga ito sa pangungusap. Okay, sa number 1, bumagsak ang cabinet kaya nasira ang mga laruan. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tukuyin mo kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Pagkatapos nito ay gamitin mo siya sa pangungusap. Tapos ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Module 2, Pangalan, Pantangi at Pambalana. Nautusan ka na bang bumili ng shampoo o kaya naman sabon sa tindahan o grocery? At pagbalik mo'y pinagalitan ka dahil hindi yun ang ipinabibili sa'yo. Ano kaya ang mali sa binili mo? Correct! Iba ang brand o tatak ng sabon o shampoo na binili mo, kaya ka pinagalitan. Totoong iba-iba ang sabon o shampoo, kaya't dapat makuha mo ang tiyak na ngalan nito. Sigurado akong hindi ka na pagagalitan. Kasi pati spelling nito, kabisado mo na. Diba? Araling ito, tutulungan kitang makilala ang mga tiyak at karaniwang ngalan na tumutukoy sa tao, bagay, hayop, puok, at pangyayari. Halika na! Naaalala mo pa ba ang aralin tungkol sa pangalan? Ano nga ulit ang pangalan? Ang pangalan ay bahagi ng pananalitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, o pangyayari. Basahin mo ang chart at pansinin ang mga salita sa bawat hanay ng ngalan. Napansin mo ba ang mga pangalang nagsisimula sa malalaking letra? Sa susunod na mga gawain, ay lalo mo pang mapapalawak ang iyong kaalaman tungkol dito. Basahin natin ang panawagan na nakasulat sa placard ng mga hayop. Huwag putulin ang mga nara at iba pang puno sa kagubatan. Ito ang aming tirahan. Huwag iasa kay Pangulong Duterte o sa mga pulis at kawani ng pamahalaan ang pagbabantay laban sa pang-aabuso sa kapaligiran. Magkaisa tayo! Nakilala mo ba ang mga pangalang ginamit sa panawagan? Saan nakatira si Unggoy? Tama! Siya ay nakatira sa puno ng nara. Ano ang tawag sa punong kanyang tinitirhan? Tama! Puno ng nara o punong nara? Ang nara ay tiyak na ngalan ng puno. Tinatawag itong pangalang pantangi. Nagsisimula ito sa malaking letra. Samantalang ang puno ay karaniwan o pangkalahatang ngalan ng bagay. Nagsisimula ito sa maliit na letra, maliban na lamang kung ito ang unang salita sa pangungusap. Tinatawag itong pangalang pambalana. Maglaro tayo! Sasabihin ko ang pangalang pantangi at ikaw ang magbibigay ng pambalana nito. Isulat mo ang iyong sagot sa papel. Game ka na? Madalas kong mapanood sa TV ang patalastas ng Palmolive. Ang pangalang pantangi ay Palmolive. Ano kaya ang pangalang pambalana nito?
Sarap na sarap akong kumain to. Kahit na iba-iba pang lasa ng Lucky Me. Ang pangalang pantangi ay Lucky Me. Ano kaya ang pangalang pambalana nito? Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Tapos ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Lagi mong tatandaan, pangalan ang tawag sa bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. May dalawang uri ng pangalan. Una, pangalang pantangi. Ito ay ang tawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. At ito rin ay nagsisimula sa malaking letra. Ikalawa, pangalang pambalana. Ang tawag naman sa karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Sa maliit na letra lamang ito nagsisimula. Gamitin ang mga pangalan sa loob ng kahon upang mabuo ang sinasabi sa talata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Tapos ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Kung sa nakaraang module ay naging mahalaga ang pagtukoy ng tiyak na ngalan ng noodles, shampoo o sardinas na dapat mong bilhin, sigurado akong higit na mahalagang malaman mo ang wastong katawagan para sa babae, lalaki at iba pa. Siguradong matutuwa ka sa mga katawagang matutuklasan mo para sa tao, hayop, at iba pa. Sa araling ito ay lalo mong mapapalawak ang iyong kaalaman sa iba't ibang katawagan na tumutukoy sa tao, bagay, hayop, buok at pangyayari. Halika, umpisahan na natin. Magbalik-aral tayo. Basahin natin ang chart tungkol sa pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ibigay ang hinihingi sa patlang. Anong pangalang pantangi para sa frontliners? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ano naman ang pangalang pantangi para sa ospital? Magbigay ng pangalang pantangi para sa pasyente. Ano naman ang pangalang pambalana para sa paracetamol? Ano ang pangalang pantangi ng tiya? Ano naman ang pangalang pambalana ng COVID-19? Sa mga pangalang nasa pantangi at pambalana, matutukoy mo ba ang katawagang ginagamit sa lalaki at babae? Kung ganoon, ipagpatuloy ang mga susunod na gawain. Basahin natin ang tula sa ibaba. Ang aming pamilya. Masipag si ama, mabait si ina, matulungin si kuya, at si bunso naman ang nagpapasaya. Si ate ang tagalaba, ako naman ang taga-plancha. Mga gawain sa bahay, ginagawa namin ng sabay-sabay. Pagtutulungan ay mahalaga sa aming pamilyang laging masaya. Kung ang lahat ay may pagkakaisa, lahat ngingiti sa tuwi-tuwi na. Alin-alin ang mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng babae? Alin naman ang tumutukoy sa ngalan ng lalaki? Ang hindi mo tiyak, walang kasarian. Ang ginawa nating pagtukoy sa mga ngalan ng tao, hayop at bagay, kung ito ay panlalaki, pambabae, at hindi tiyak kung babae o lalaki, at para sa walang kasarian, ay tinatawag na
kasarian ng pangalan. Lagi mong tatandaan, ang pangalan ay may kasarian. Maaaring itong pambabae, panlalaki, ditiyak o walang kasarian. Pambabae, ito yung pangalang tumutukoy sa babae. Halimbawa, ate, nanay, blusa, lola. Sa panlalaki naman, ito yung pangalang tumutukoy sa lalaki. Halimbawa, kuya, tatay, lolo, polo. Sa hindi tiyak naman, ito ay ang pangalang maaring tumutukoy sa lalaki o sa babae. Halimbawa, guro, pulis, principal, bata. Sa walang kasarian naman, ito ay mga pangalang tumutukoy sa mga bagay na walang kasarian. Halimbawa, upuan, mesa, papel, lapis. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay mo. Kilalanin ang nakaitim na letrang ginamit sa pagpapahayag. Sabihin mo, isulat mo sa iyong sagutang papel kung ito ba ay pambabae, panlalaki, ditiyak, o walang kasarian. Number 1. Matapang na sundalo ang pinarangalan. Ang nakaitim na salita ay sundalo. Number 2. Isang mananahi ang kaibigan ko. Ang nakaitim na salita ay mananahi. Isulat mo kung ito ba ay pambabae, panlalaki, ditiyak, o walang kasarian. Number 3. Tumawid sa ilog ang kaklasikong si Nilo. Ang nakaitim na salita ay Nilo. Number 4. Si Tia Concha ay dumating kahapon. Ang nakaitim na pangalan ay Tia Concha. Number 5. Ang bag ay bago. Ang nakaitim na pangalan ay bag. Tapos ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Tayahin. Hanggang saan na ba ang iyong kahusayan sa paggamit ng kasarian ng pangalan? Piliin sa loob ng panaklong ang dapat na gagamiting pangalan na bubuo sa diwa ng pahayag. Sagot na lang ang isusulat mo sa iyong sagutang papel. Tapos ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Nakuha mo ba lahat? Ang galing! Para sa inyong performance task, sumulat ng talata tungkol sa sarili gamit ang mga pangalan. Maaaring palitan ang mungkahing pamagat ng talata sa ibaba. Isulat ang talata sa papel. Ang pamagat na ako to ay pwede mong palitan ng iba pang pamagat. At dito nagtatapos ang ating aralin. Muli, ako si Binibining Emily, ang inyong guro sa Pilipinas. Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin. Paalam!